Bayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Sa linya po ng aming telepono, si PNP spokesperson na Brigadier General Idebrandi Yusana. Magandang umaga po, General Yusana, sir. Magandang magandang po sa inyo, sir. Sa inyo po, mga tagapakinig, sir. Magandang magandang po. Alright. Una po sa lahat, sir, ito pong rekomendasyon daw ng DILG. Nakarating na ba sa inyo na balik po itong 10 p.m. to 5 a.m. Curfew o hindi pa po ito pinapatupad, General? Well, we presume na lahat po ng mga commanders po natin nakaka-monitor kung ano po yung mga kausan gabing po DILG. And it's already been put into place. We just have to comply po base na rin po sa mga restrictions that some LGUs will have to follow. At kami din naman po mga nasa PNP, i-enforce lang po kung ano po ang nararapat. Alright. Meron din hong nabanggit, may pinalabas daw po na kautusan ang PNP hierarchy or top brass na iwas daw po muna itong public display of affection, kissing, holding hands para makaiwas po ang sa pagkalat ng COVID virus, General. Effective na po ba ito today, sir? Well, this is in reference po sa pag-fight ng virus. No? Mataas po ang bilang. At opo, yung pong mga panawagan po namin, creation lang po ng mga previous advisory in the past. Mm-hmm. Lalong-lalo na kung naalala nyo, pati pa nga po ang mga asawa, bawal po na sumakay doon po sa sasakyan. Mm-hmm. Therefore, similar po sa mga ganitong mga public display, whether physical, social, or romantic, and relationship, ay pinagbabawal po. At hindi naman po kailangan ang police ay tatalangin kung sila po ay mag-asawa, magkaibigan. Yun lang pong mga pamamaraan to maintain minimum health and safety protocols. Siguro sa dami na magwan na tutunan na ng mga mamayan kung ano po itong mga ito, ito po ay pinagbabawal po. Alright. Pero sabi nga, sir, hindi lang itong ban na ito limited sa mga mag-jowa, mag-syota, mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa. Pati daw mga kapamilya, General. Pero ang tanong po din ang mga kababayan natin ngayong umaga, sir, paano po yung mga ikang anak na sasamahan ng kanilang senior na ama or ina, tatawid ng kalsada dahil magpapacheck up sa ospital o sa clinic, o yung magulang, yung kanilang hahawakan yung kanilang anak sa pagtawid sa mga lansangan, na bawal na rin po ba, sir? Actually, of course, we can expect our police officers to cover every square meter, sabi nga po, no, lahat ng mga lugar dito po sa ating metropolis. Okay. Yung pong panawagan lang po to maintain yung minimum health safety po. Like yung pong physical distancing, ano po ba ang kailangan po nilang sagawa. Okay. Kung sakaling man po ang anak o asawa, kapatid, ay kasama mo po sa mga public activities, yung pong pagsusuot ng face mask, face shield, kung kailangan magdala po pinin ng alcohol, ito po ay isang reiteration lamang na pagdating po sa mga ganyang bagay. From a distance, kung ako po yung police, may nakita po ako magkaakbay, magkahawak kamay, ang basis ko lang po is sadya namang naayon po sa minimum health protocol. So, siguro yung mga mamamayan, kailangan na po sila magkaroon ng sense of responsibility, magkaroon po sila ng disiplina, kapisa, kahit na po sila ay mag-asawa, kailangan medyo may konti silang manipulation na nagko-comply po sila ng minimum health protocols po. Alright. Sir, General Idebrandi Yusana, PNP spokesperson. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay. Magandang umaga po, sir. Salamat. Thank you. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.